Rockstar, meron tayong magandang bagong topic. Patagal ko na pong gustong i-divulge sa inyo. Tungkol po ito sa buhok. Kung kayo ay medyo duminipis na ang buhok ninyo o medyo na kakalbo na kayo, ituturo ko po sa inyo ang hair care na ginagawa ko para pumapal uli at medyo tumubo. As you know, I'm 70 years old. 70 na po ako, past 70 actually. I just celebrated my birthday last May na binlad ko. But look at my hair. Makapal pa po siya. At the most important thing, hindi po ako nagtitina. Hindi po ako gumagamit ng pantina para umitim ang buhok. Natural po yan. So, marami po natataka at my age, bakit maganda pa po ang buhok ko? Because I don't use any other thing to take care of my hair. Kailangan po tinitake care din po natin ang hair. So, bukod sa shampoo at saka yung tubig mismo. So, ang mga divulge, may keeps a long time secret kung bakit ang buhok ko ay ganito pa po kakapal at ganito pa po ang maitim pa po siya. First of all, ito po ang ginagamit ko, ang rosemary essential oil. Okay? Ang rosemary essential oil has been found doon po sa mga tests, mga testing, ginamit na wapo yan, ay nakakapag-grow po siya ng new hair by 22%. Okay? Ang nangyayari po niyan, pag nilagay niyo po sa buhok niyo, stimulate the scalp circulation. Kaya nakakatubo po siya ng buhok to prevent baldness o pagkakalbo. At nag-i-stimulate siya ng new hair growth in the balding areas. Pag-uusapan po natin kung paano gamitin at kung paano tayo dumating sa basihan na itong rosemary oil is very effective in restoring your hair loss. Maiwasan po ang hair loss. So, ito po ang chosen. In fact, meron tayong tinatawag na androgenetic alopecia. Yun po yung minamana natin sa mga gulang natin. Kaya genetic. Sasabihin natin, kalbuhin po ang aming pamilya, kaya medyo kalbuhin din po. Maaaring totoo po yan, pero maiiwasan po natin yung pagbabagal na pag alis ng inyong buhok. Kasi po, medyo maganda rin yung mahaba ang buhok nyo. You look young. Nakakapagpabata po ang namimintay niyo po yung hairdo niyo. Buti na lang, nauso na po yung mga kalbo-kalbo ngayon, pero pag may edad na, parang talagang lumilitaw na ang inyong edad. Ito pong noong 2013, nagkaroon po sila ng study. Siyempre, ginamit nila mga daga with testosterone-related hair loss. At ginamitan po nila ng rosemary oil at napansin po nila at nag-regrow po yung hair ng mga daga. Ang isang maganda po dito sa rosemary oil ay itinry po nila ito against minoxidil o yung tinatawag na Rogaine. Yung po yung commercial medication na nabibili na very expensive na ginagamit ngayon na para to grow hair again. Yung mga baldness, paglipis ng buhok. Nabibili niyo po yan commercially known as Rogaine or minoxidil. 2015, they did a test. So, nag-trial po sila between minoxidil and this rosemary oil. At find out nila, rosemary oil works just like a Rogaine or a minoxidil. So, ganun po siya ka-effective. Yan po, kaya po yan ang ginagamit ko. Ngayon, pakikita po sa inyo kung paano gamitin ang rosemary essential oil. Ngayon, to make a rosemary oil solution, mas maganda po ay nagdidilute kayo ng dalawang drops sa carrier oil. So, ang ginagamit ko po yung jojoba oil, which is good also for hair. Pag nauubusan po ako ng rosemary, ito po yung ginagamit ko, jojoba oil. So, siya po ang ginagamit ko as carrier dito sa rosemary oil. I-apply natin sa scalp natin overnight. But remember, anything that you put on your body, kung bago gagamitin yan, first thing you do is test it. Okay? Dapat po itetest nyo yan past check sa inyong skin. Make sure you have no allergic reaction.
Kung meron po kayong allergic reaction, huwag niyo pong gagamitin. Anything, any ointment, any, maski ano po, bago niyo gamitin niya, ginagawa niyo po yan ng allergic reaction. Maski po anong oil na bilhin niyo o any pang paganda sa mukha, bago niyo gamitin yan, huwag niyo pong gagamitin yan. Without testing doon sa skin niyo, make sure wala po kayong allergic reaction. Kasi po dito sa rosemary oil, meron po siyang carnosic acid, which is an active ingredient na nag-heal ng tissue or mga damage. Sa isang pag-aaral, na-find out nila ang rosemary ay mayroong ability o naka-abilidad na maka-heal ng mga nerve at nagsisibing nag-rejuvenate para ang dito sa scalp kung gagamitin nyo ay nagre-restore doon sa hair growth. So, yan po ang mga trial na ginawa dito sa rosemary against commercial medication. Dalawang test pa ang ginamit dyan, clinical reviews 2010 and then another one on 2011, na-acknowledge nila itong rosemary ay hair growth potential. Tandaan nyo, ang androgenetic alopecia, hindi lang po lalaki, pati po babae, meron din po sila niyan. Kung makikita nyo, meron din po babae na medyo nag-hair loss, numinipis ang buhok nila, at parang nakakalpo sila. So may makikita kayong mga babae na gusto simula nang magsuot ng wig, dahil napakanipis po ng buhok nila. Pero most likely sa mga lalaki talaga ang matindi ang alopecia. Pag nakita nyo yan, at the age of 30, nagsisimula po yan, lalo na kung meron ko yung androgenetic alopecia. At age 30, 40, yun. At maganda rin po na pangalagaan nyo po yung hair nyo. Nasa sa inyo rin po yan. Kaya maski wala po yung androgenetic alopecia, pag hindi nyo po inalagaan ng hair nyo, siyempre malalagas po yan. Magamit kayo ng mga strong shampoo, strong soap, lalo na po ang sabon, hindi po advisable na gumamit ng sabon sa hair. Kasi po ang sabon is for the skin at ang hair natin ay very susceptible. At siyempre, sa amin, lalo na kung nasa Amerika kayo, gamit kayo ng mainit na tubig, warm water, huwag po masyadong mainit. Para kasi very scalding. At anyway, so, doon sa mga pag-aaral, na-prove nila na itong rosemary oil ay maganda sa restorative effect. Dahil nagsisirculate po yung, nag-improve po yung circulation dito sa scalp. Yan po ang importante. So, makita niyo po yung aking hair, ay talaga naman po makapal po siya. It grows all the way. Madalas nga po ang magpulpit. At ang maganda rito, hindi po ako gumagamit ng any coloring para mapanitikitin. Isa rin po yan sa nakaka-apekto sa ating buhok. Pag gumagamit tayo masyado ng mga any coloring, kasi po may chemical yan eh. Okay? Pagka masyadong inaabuso natin yan, magkakos din po tayo ng hair loss. Okay, pag-uusapan naman natin kung paano gamitin ng rosemary hair for hair loss. First of all, warning, huwag na huwag nyo magkaroon ng contact sa eyes. Dahil po, meron po siyang mint, talagang makahihilan po kayo ng todo kung malalagyan ng eyes. So try not to avoid contact with the eyes. Kung halimbawa, ginamitan nyo po sa eyes, sa scalp nyo, wag. Bago nyo gamitin ulit ang hair nyo, make sure you wash your hand. So, few ways try to do this is you can massage it directly to the scalp. So, kung beginner po kayo, at least twice a week lang muna. Dahil sa mga beginners. And then, pagka-comfortable na kayong gamitin, pwede nyo na po itong gamitin as much as you can. Pwede nang siguro daily, basta komportable na kayo. Pero from the very beginning, just you twice a week. At maganda po ito kung directly, kung gagamitin niyo po ito directly sa inyong scalp, ay pagkayari niyo pong maligo after bath or shower. Okay? So, pakikita ko po sa inyo kung paano natin i-apply ito directly to the scalp. Bago ligo ako, maglalagay ako nito, make sure hindi po siya basang-basa. Yung pat dry with the towel and then put, kung saan nyo nakikita ang manipis ang buhok nyo, doon nyo po ilagay. 1, 2,
3, 4, 5. And then, massage it, massage, okay? Okay? Mamasage po lang po yan. Nakita nyo, medyo minty siya. Napakabango po. Talagang maamoy ito sa buong bahay. Biglang mag yung bahay nyo nagkaroon ng different smell. Matindi po ang amoy nito. Woody, but parang pine, mint. So, napaganda. Ganda ng feeling ng inyong scalp, okay? Then, pwede nyo pong isit ito. Kung gusto nyo po, sige lang po, do it. Ngayon, pwede nyo pong gamitan ito ng tinatawag na carrier. Ibig sabihin po ng carrier, siya po ang magdi-deliver. So, ang ginagamit ko po is jojoba oil. Okay? So, ang gagawin po natin is po tayo ng dropper. Mag-drop po tayo dito sa atin na 2 drops. Okay, yan po ang magiging ating pwede din po ang coconut oil. Kung gusto niyo ng coconut oil, ang mahirap lang sa coconut oil, siyempre marami pong tao ayaw nila amoy ng coconut. And then lagyan po natin ng rosemary oil. Okay, as usual, 5 drops. Mix po natin. And then, pat po lang natin sa mga areyang manipis. Marami, lumabas na po ito sa mga Google. Makita nyo po, may mga sample na po sila doon ng mga taong naggumamit na po ng rosemary at meron pong proof na talaga tumutubo po siya. Before and after, makikita nyo po. So, ganyan lang po. Gusto nyo naman ng May Carrier. Okay. So, just keep massaging, massaging. Ang importante po talaga massaging para makoberan po lahat ang scalp at siyempre, para pumunta po siya sa scalp. So, makita nyo, talagang kumakapal po ang buhok nyo. Another way is mix it in yung shampoo. So, nagawin nyo po, basahin yung buhok nyo, maglagay ka po kayo ng shampoo dito sa palm nyo, enough lang, and then put 5 drops of rosemary. And then, put in your hair. Okay, shampoo, scalp, massage. Massage nyo lang po. Pwede din po kayo gumamit ng soap herb brush. Okay? Kung pinoprotektahan nyo po ang nails nyo, eh pwede po yung soap nail brush. Mga stay there for 5 to 10 minutes po bago nyo i-rinse. Okay? Kung gagamitin nyo po sa shampoo, 5 to 10 minutes. Okay? Yan. So, makikita niyo po kung gaano kaganda ang hair. Me, as a 70 years old, look at my hair. Okay? Wala pong sign na white or gray hair. Yan lang po mapapagmalaki ko. Pero yan po ang hidden secret ko kung bakit ang buhok po hanggang ngayon ay makapal at maganda pa ang kulay. Ngayon, may mga tao din pong gumagawa ng sarili lang shampoo. You can do it. Okay? Kung gusto nyo gumawa ng your own shampoo, you can do it. You don't have to buy shampoo. Ngayon, pag bumibili kayo ng shampoo, okay? Make sure yung bibili nyo yung shampoo ay yung tama para sa hair nyo. Okay? Maganda, yung may keratin. Yeah, siyempre, number one po yan, yung may keratin. Dahil yung pong panumbok natin ay may keratin. So, medyo pricey po siya, medyo mahal. Pero, you're taking care of your body. You're taking care of your hair. Okay? Mas mahirap naman po kung numipis ang buhok nyo o makalbo kayo. Okay? Mahal po ang magpa-transplant ng buhok. At higit sa lahat, mahirap din ang magsuot ng piluka kung gusto nyo may hair. Dahil pag nilipat po ng hangin yan, ang malakas na hangin at tatanggal, eh, makapagtawanan pa kayo. So, just do the way it's supposed to be. Okay? Minsan po ako, ginagawa ko po, pagkayari ko pong, halimbawa, sa aking dahil dito sa Bahrain, ang desalination po ang tubig dito. So, galing po yan sa dagat, siyempre pinrasis to be a fresh water. So, we're not sure whether it doesn't contain too much salt. Kaya doon sa mga mangisda, okay, kapag kayo naligo,
lagi niyo pong kukunin ang hair niyo right away. Dahil masyado, masama din po masyado nabababad sa dagat ang inyong buhok dahil sa asin, sa salt. So, right away, maganda kung pauwi na kayo, nasa dagat kayo, magdala kayo ng isang boteng press yung water na nabibili, yung ininom. Right away, hugasan nyo agad yung hair nyo. Para kung ano man ang salt content na doon sa, lalo na kung nagdadiet kayo, hugasan nyo agad. Para yung salt content, lalo na kung nasa sun kayo, mahirap po. So, pumapasin nyo, marami po sa mandaragat na luminipis agad ang buhok nila dahil nga po sa too much salt content at hindi nila tinitake care. So, magdala po kayo ng one bottle of water, iniinom natin, drinking water, at oras na pauwi na kayo, on the way home, hugasan nyo na agad ang buhok nyo. Para press po siya. Yan lang po, at hopefully nakapaghatid ako sa inyo ng isang magandang idea tungkol sa pag-prevent ng hair loss, restoration ng hair. Simple lang po, ito lang po ang ginagamit ko, jojoba oil. Marami pong oil. Actually, isa pong sa mabisa yung coconut oil. Yun nga lang po, hindi ko matolerate ang amoy ng oil. Lalo na kung kayo matutulog, amoy coconut kayo. Okay? Pero ito po ang bango ng amoy. At very mas effective to sa coconut oil. Yan lang po. At muli sa aking mga rockstar, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. At nawa nakapagatid ako sa inyo ng magandang information tungkol sa pag-take care ng buhok ninyo. Importante po dahil ang buhok is one of the part ng katawan natin na nakikita everyday. At yan rin po ang nagbibigay ng figura sa isang tao sa kung anong kung manipis po ang buhok nyo, kalbuhin kayo, medyo aminin natin, hindi magandang tingnan. Kaya ang iba nag-hair transplant, pero meron naman po magaling magdala ng mga baldness. Kaya nga yung mga katulad ng mga basketball player ngayon, makita nyo, kalbo sila, okay lang. Anyway, papaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat. At dito po akong mention. Shout out po sa inyo lahat. Sa aking mga subscribers, followers, and viewers. Thank you all. And God bless you.